Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaimbestigahan na rin ng Justice Department ang pagdukot sa magkasintahang development workers sa Cebu City ng mga nagpakilala umanong pulis. Paniwala ng kanilang mga kaanak, kung hindi nag-viral ang video ng pagdukot ay hindi sila palalayain. Ikinadismaya rin nila ang kawalan daw ng aksyon sa insidenteng nangyari kahit tirik ang araw. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV, Balitang Bisda. Dinig ang hiyawan habang may mga tila pilit itinutulak papasok sa loob ng kutsing ito. Nangyari ito sa Pier 6 ng Cebu City nitong January 10, alas 9 ng umaga. Di nakita sa video pero ayon sa grupong karapatan, matagumpay na natangay ang dalawang tao sa kabila ng kanilang pagpupumiglas. Sila raw ang mga nawala nilang kasamahan, development worker at magkasintahan na sina Dayan Gumanaw at Armand Dayuha, naggaling bakasyon sa Mindanao. Blindfold sila, gituyok-tuyok sila. Pero definitely, dili gida sila somewhere else. Dili dito sa kung asa sila gikuha. Pinablatter nila ito at kasunod ng pagkalat ng video, natagpuan ang dalawa sa bayan ng Carmen, Cebu nitong linggo, mahigit 41 kilometers mula sa Cebu City, 5 araw matapos ang pagdukot. Paniwala ng kanilang magulang, pinakawalan lang sila dahil sa nag-viral na video. Pero ayon sa ama ni Dayan na si Danilo Gumanaw, sinabi raw ng kanyang anak na nagpakilala umano ang mga kumuha sa kanila bilang pulis. Pero ang nahitabo sa kay Dayan o kay Armand, sakit kaayo. Nga nung naipay na aning mga binuhatan, mga palisiya ang ato, ang estad, ang gobyerno. Kaya nagpailaman kita ang nag-abduct sa ilang, pulis sila. Naamang tayo balaod. Kung nakita nila nga na ay nabayunit ang mga bata, na ay mga asala, naamang tayo role of law. Ngayon din man nila dakpuin, arestuhon, pailan o kaso. Dismayado rin ang kaanak ng dalawa dahil sa kawalan umano ng aksyon ng mga ahinsya ng pamahalaan sa nangyari kahit maliwanag at matao ng mangyari ang pagdukot. Sumasa ilalim na sina Dayan at Armand sa medical intervention matapos umanong matroma. Bisan na nakuyog na namo siya karon, amo nang nakuha kalipay o kalagot kasuko pagihapon ang naasa mo ang gibati. Ang Police Regional Office 7 pinaiimbisigahan na raw ang insidente. Instructions of RD, mo reach out sa family and sa duha ka supposed victims para they could narrate, then we are going to file charges if identified ang perpetrators if there was really abduction. Ayaw pa itong tawaging pagdukot ng Regional Police dahil kailangan para i-validate ang video na makatutulong daw sa imbisigasyon. Kahit nagmaka-assurance ang PNP nga ma-secure ang ilahang safety? Of course, the intention of Police is to really solve this case. We are taking this case highly, very important and very urgent to solve. Mm-hmm. But we need the cooperation of all parties. Mm-hmm. We will assure them that ang atong buhaton is to make sure na they are safe. Sa allegation ng mga pulis po ang involved dito, kasama po yan at bahagi po yan ang ating gagawing investigation. Tutulong na rin ang Justice Department. NBI naman, basta mayroon kanyang notice, we will inform them. I can ask the NBI in Cebu to look at the matter. Pinapasilip na rin ng Cebu Port Authority sa kanilang security department ang mga CCTV footage sa pantalan. Sabay sigurong makikipagtulungan sila sa imbisigasyon. Para sa GMA Regional TV, Balitang Bisdag at GMA Integrated News, Alan Domingo, nakatotok 24 oras.